Dito ako sa ICU ngayon, guys. Tignan niyo siya. Oh, actually, sakto. Kakigising na lang. At the same time, patapos na yung kanyang dialysation. Gising siya ngayon. Eh. Andrew Shimmer sa lagay ng kanyang misis. Everything is going smoothly. Nagbigay ng update si Andrew Shimmer sa lagay ng kanyang misis na ibinalik sa ospital. Habang isinasagawa niya ang video noong October 21, sumasailalim ang kanyang misis sa dialysis. Ipinaliwanag ng aktor ang dahilan ng one-time dialysis ng misis na tumaas ang sodium level, dahilan para malagak muli ito sa ICU. Hiling pa rin ni Andrew ang panalangin para sa misis at tuluyan ng gumanda umano ang pakiramdam nito. Matapos ang ilang araw mula nang muling ibalik si Joe Rivero sa ospital, nagbigay ng update ang kanyang mister na si Andrew Shimmer ukol sa kanyang kalagayan. Napag-alaman na inanunsyo ni Andrew na maayos na umano ang lagay ng kanyang misis na nasa ICU. Dahil na rin sa mga mauhusay na doktor at nurses na nakasubaybay sa kalagayan nito. Bumababa na yung sodium level. Actually, malaki na yung ibinaba. Magaling yung sobrang husay ng mga attending doctors, kahit yung mga nurses dito sa ICU sa third floor. Very good and very very effective. Talagang para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Ani ni Andrew. Matatanda ang nilagnat at nagsusuka ang kanyang misis na nooy nasa kanila ng tahanan. Kaya naman, naisipan na nilang ibalik sa ospital. Doon nila nalaman na tumaas pala ang sodium level nito. Bagay na naisisidi umano ni Andrew sa nutritionist ng kanyang misis. Subalit sa update nito ngayong October 22, base sa isinasagawang gamutan kay Joe nito lamang October 21, sumasailalim naman ito sa dialysis. Ngunit malayo na raw ito sa critical na kondisyon. Ani nga ng mga netizens, hanga ako sa iyo Andrew sa love and care na ibinibigay mo kay Joe. I know God is listening to your prayers. Let His will be done. Praying for her speedy recovery, God bless you and keep your faith and hope. She is so lucky having a very loving husband like you. Praying for her recovery, may the Lord bless you both. Huwag mawawalan ng pag-asa anak, gagaling ang asawa mo promise. Dahil mahal na mahal mo siya, hindi mo binibitawan kapit lang. Lord, ikaw na po ang bahala, tulungan mo po sila. Pagalingin niyo po alang-alang sa mga anak niya, mahirap po mawalan ng ina.